What's up guys, and today's video ang gagawin natin is mag-maintenance muna tayo kay King kasi nga may issue sa King. Oh, and no! Magpapalit tayo ng chain guide rubber sa swing arm kasi nasira kasi yung sa akin. Kaya ipapakita ko sa inyo yung pagpalit natin ng chain guide, tapos kasi yung last time nasiraan ako sa SBMA, tutulan ako ng kadena kasi nasira nga yung chain guard ko, and isa itong cause sa maingay na kadena. Kaya yung guys, pakita ko sa inyo, pero bago yun, please like, share, subscribe sa aming YouTube channel, and yun. Thank you. Welcome to my channel. Please like and share. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more update videos. At please follow and like our Facebook page, Mary Angeline Permin Vlog. Thank you. Yung guys, and ang pinaka problema dito kung isa is naka-lifter ako, kaya tumaas siya ng 1 inch. Kaya ang naging cause niya dito is sayad yung chain guide. Kita nyo, lumipo ng kamay ko. You know, sumayad na sa swing arm. Kaya ang gagawin natin is installan natin to ng chain guard, yung ganito. Chain guide niya dito. Then dinisan muna natin to bago natin installan. Then tatanggalin ko na yung lifter. Yan, tanggalin muna natin yan. Tanggalin natin tong chain cover para may kabit natin yung goma. Tanggalin muna natin tong bolt, tatlo lang to, isa, dalawa, tatlo. Then tanggalin natin muna ito bago natin ma-installan ng chain guide. Tanggalin muna natin yan. Then yun, natanggal natin din. Angat lang natin to. Dali lang naman tanggalin to. Ito is dun lang sa mga stock yung swing arm. Yung mga naka-isoma na swing arm, wala nang ano yun. Yung iba may takip, yung iba wala. Sabi muna natin to. Then yan, ito yung sasabi ko guys sa inyo na napudpud na. Kasi nga cost ng lifter. Kaya decide natin ngayon, tanggalin muna natin yung lifter natin dyan. Balik tayo sa stock na taas niya bago natin ikabit yung chain guide. Kaya yun, ayusin muna natin to, linisan natin, then bugang ko muna ng itim. Yan guys, tanggalan natin at muna ng langis to kasi bubugaan natin ng pylox sa maway na itim. Yan guys, sabunin na muna natin to maigi para matanggal yung langis. Saga natin bubugan ng pylox. Buti sa ilalim, walang issue to sa ilalim. Saka na tayo mag-washing. Ito kasing ganito guys, is magkukosto ng kalawang pag tumagal-tagal to, tapos laging basa. May kita nyo, itong pudpud na to, kakalawangin na to. And patuyuin lang natin to, and bubugan natin mamaya ng pylox. Yan, wala na siyang langis. Tinanggal lang natin yung langis niya para maitim natin. Guys, patuyin lang natin, then bubuga natin to ng pylox. Guys, gamit tayo ng Samurai na black. Code nito is 30x109. Ano to, gloss black. Kasi dalawang klase to, may matte saka gloss. Kaya yung mga maingay yung kadena, may kalampag, i-check nyo kung nandito pa yung chain guide nyo, yung goma. Baka yung iba wala na, kaya kumakalampag na din. A few moments later. And guys, kumuha ko ng lumang magazine, then tinakpan natin yung mga hindi dapat tamaan ng itim. Ito lang kasi itimin natin yung gasgas lang, yung puti. Then hanggang dito. Pwede na yan. Saka natin bubugan ng pylox. Yan. Guys, hintayin natin ng mga ilang minuto, then magko-coating ulit tayo ng second coat. Bugaan natin ng second coating. J
medyo kinapalan na natin kasi para matagal siyang mawala. Then hindi na siya kapitan ng kalawang. Ngayon guys, papatuyo natin konti yan. Then tatanggalin na natin yung tinakip natin. Ngayon guys, unbox natin tong chain guide na sinasabi ko. Kasi wala akong makita dito sa Longga po, kaya umorder ako online. Ito. Ngayon. Sana pala dalawa lang kinuha ko, kasi pag na-damage ulit, mahirap yung bilihan. Ayan. Okay, so. Ay. Ayan. Yung tsura niya guys is Yamaha genuine din siya. Ayan, sigurado. So yung sinasabi kong chain guide. Kasi yung sa akin last time, naputulan ako sa may SBA May. Tanggal yung kadena ko. Natanggal pala to, hindi ko napansin. Ayan o. Yamaha. Ito yung chain guide na sinasabi ko. Babalik natin siya dyan mamaya pag na, medyo natuyo na yung pintura natin. Ayan guys, tanggalin natin paunti-unti yung mga tinakip natin para makapasok yung hangin, din matuyo na siya maya-maya. Dandanin lang natin. Ayan guys, para makita natin yung bugahan. Ayan, nilang natin. Guys, ito yung binugahan natin kanina. Ayan. Nawala na yung puti. Ito na lang. Tatakpan na naman mamaya yan. Yan mga boss, habang hinihintay natin matuyo yung binuga natin, tanggalin naman natin tong nut ng lifter. Ito. Kasi babalik muna natin siya sa stock. Naka lifter to ng 1 inch. Then yun, tanggalin muna natin to. Guys, ito yung lifter natin guys. Then tululuwagan lang natin to. Tigas to kanina, linuwagan ko na konti. Then luluwagan din natin to para matanggal to. Yan guys. Yan guys, medyo tuyo na yung paint natin. Then lagay natin to, isisiksik lang natin to dito sa swing arm. Yan guys, kakabit na natin yung chain guide natin. Yung pattern niya is ganito. Yan. Outer tong lock dito. Para medyo pasok siya sa loob. Then ito, nabibend naman to. Bend na lang natin. Hindi na natin tinanggal yung kadena kasi ganun din eh. Sisiksik lang natin dito sa, unahin natin dito sa ilalim. Then, mix natin yung sa ibabaw. Kaya natin yung kadena. Dabi lang kamay ko kasi nga, mag-aayos tayo ngayon. Sisik lang natin to. Then ito, pasok lang natin yung guide. Yan. Then ito, walang buka sa gitna to ng kadena. Yung ganyan. Guys, ganyan yung chain guide natin. Yan. Yun. Then, putulin na natin tong tali. Kasi kanina lang ito ginamit natin to. Yan guys, naikabit na natin yung chain guide. Dito lang ikakabit natin. Then, tatanggalin na natin tong lifter. Guys, then tanggalin natin tong lifter muna kasi lagi napupulpod yung chain guide natin, tatalo na tatalo yung kadena. Buti din naman na damage yung ano natin. Then, ikutin lang natin.
Yan guys, tanggal natin yung lifter, then babalik lang natin yung nut. Yan guys, higpitan natin itong egi. Saktong higpit lang. Then, mag-adjust tayo ng kadena. Babawas tayo dito. Kasi may nakita akong damage dito guys, oh. Yan. Nung natanggal yung kadena ko siguro. Kaya dalawang beses ito natanggal sa SBMA. Okay guys, then tanggalin natin itong kadena. Yun. Okay guys, nakapagbawas na tayo ng kadena. Then, babalik lang natin. Kaso dapat luwagan natin ito dito, kabilangan. Yung chain adjuster natin. Guys, then balik natin yung kadena. Guys, medyo malayo din. Masunod na lang natin pabante. Yan guys. Then, adjust na natin. Tinulak natin yung ano yan. Yan guys. Lagyan natin. Then, ikot natin hanggang dito sa taas. Ito yung lock natin. Then, balik lang natin yung lock. Ito. Lagay natin ito is pag ganun. Siksik natin dito. Guys, then adjust lang natin yung balik natin. Kaso medyo malawag pa siya. Adjust na lang natin to. Adjust na lang natin yung kadena natin. Kasi naka-modified naman tayo. Puti lang natin to. Who are greatest white? A few moments later. Guys, tapos na natin gawin yung ginawa natin kay King. Una is nagkabit tayo ng chain guide, and pangalawa binaba natin ulit, back to stock tayo, tinanggal natin yung lifter kasi nga nasira yung chain guide, and pangatlo adjust tayo yung kadena kasi naputol, and nakita natin yung damage, and pangapat is binalik natin yung stock na side stand. Yan guys, yun kasi yun lang yung disadvantage pag nagkabit kayo ng lifter. So mga sniper 150 na naka-lifter, yun ang unang nasisira is yung chain guide. Kasi sa akin mga almost ilang month pa lang simula nung nagpakabit ako ng lifter. Then yun ang naging issue niya. Nasira agad yung ano. Then nasira din yung kadena. Kaya advantage kasi maganda tignan and maangas talaga siya pang indulok. Kaso ang disadvantage naman is yung sa maintenance nga kasi may nadadamage. Then abala kasi dalawang beses ako natanggalan ng kadena sa SBMA sa Subic Bay, kaya malaking abala sa akin kasi may trabaho ako, kaya binalik ko na lang sa dati. Kaya yung guys, thank you for watching, please like, share, subscribe sa aming YouTube channel.